Ngayon guys, is magka-cash out tayo ng kinita natin sa Alien Worlds. Kaya are you ready? Let's go! What is up guys? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Austin Gabriel Diaz. And dito sa channel ko, I make money online videos and other blockchain games or games na kung saan pwede mong pagkakitaan. Kaya kung interesado ka sa mga ganung content, make sure to hit that subscribe button and turn on the notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Okay, so in this video guys, ay ituturo ko sa inyo kung paano tayo magka-cash out ng TLM or yung token na nakuha natin sa pagmimina ng Alien Worlds. Kung di nyo pa alam kung ano yung Alien Worlds guys, I made a basic tutorial or basic video about Alien Worlds right here. Kaya bago nyo panoorin to, make sure to watch that video first. Dahil in this video is ituturo ko naman sa inyo kung paano natin may ka-cash out yung mga earnings natin doon. Yes, pera na guys, nasa GCash na or CoinsPH or Paymaya or bank account. So there are two ways kung paano nyo gagawin to. Yes, dalawa guys. Kasi kadalasan tinuturo lang ng iba is yung ganito, ganyan. At meron ako nakita na another way. Kaya dalawa yung tuturo ko sa inyo ngayon. Okay, so una guys is paano mag-cash out pag-convert ng TLM into wax at ibibenta nyo yun sa tao. And next naman is kung paano i-teleport yung TLM into Binance Smart Chain at deposit dun sa Binance and then convert into USDT at ibibenta nyo sa P2P sa Binance. So, kung di nyo nakitindihan yun, everything will make sense later dahil i-explain ko yun along the way in the video. Kaya make sure to watch until the end para maintindihan nyo lahat ng sinasabi ko guys. Okay, so ngayon is tuturo ko sa inyo kung ano yung wait, so ano nga ba muna yung requirements dito? So, ang requirements dito guys is may TLM ka na nakuha sa Alien Worlds. So, kahit lapas sa 100 yan is pwede-pwede. At kailangan mo ng Wax Cloud Wallet. Siyempre, meron ka na nito kasi nga kung mag-Alien Worlds ka, kailangan mo ng Wax Cloud Wallet. And next naman is join Discord server of Real Deal Guild. Kasi guys, doon natin ibebenta yung Wax na makukuha natin. Okay? So, yun yung mga requirements. Don't worry guys kasi I will leave a link in the description kung paano makasali sa Discord server ng Real Deal Guild. At ituturo ko sa inyo kung paano magbenta doon later. So, let's get into my computer para ituro ko sa inyo yung unang way. So, andito tayo ngayon guys sa PC ko at ito yung first part or yung first way para may cash out nyo yung TLM nyo. So, unang-una guys, punta kayo sa wax.alcor.exchange. So, makikita nyo dito yung link. So, I will also leave a link down in the description. So, dapat iset nyo dito guys, unang-una to Wax Mainnet. Okay, set nyo siya sa Wax Mainnet and then connect nyo lang yung wallet nyo. So, piliin nyo syempre is Wax Cloud Wallet. Okay, so makikita nyo, connected na yung Wax Cloud Wallet natin. So, ngayon guys, pupunta tayo sa swap. Okay, kung makikita natin dito, ayan agad, Wax into TLM. So, wala tayong Wax. So, ang gagawin natin dapat is TLM into Wax. So, click lang natin to para mag-switch yan. At ayan na siya guys. Makikita nyo, meron tayong 215 TLM at ipapwede natin siya ipalit into Wax. So, testing natin, maglagay tayo ng 15. So, makikita nyo, makaka-receive tayo ng 35 Wax. Okay. So, ngayon guys, is kailangan na lang natin pinutin is yung swap TLM into Wax. Okay. So, ganun lang gagawin nyo guys. Makikita nyo na rito yung 35 Wax nyo. Okay. So, after naman nun guys, is punta tayo sa Discord server ng Real Deal Guild. Okay. So, ngayon guys, andito tayo ngayon sa Discord server ng Real Deal Guild. I will also leave a link in the description kung paano kayo maka-join dito. So, ito yung invite link guys. So, pwede nyo tignan dyan. Okay, ngayon pupunta tayo dito sa AU Buy Zone. Okay, or Alien Worlds Buy Zone or Alien Worlds Sell Zone. So, pupunta tayo dito and type lang natin selling wax for 13 pesos or kung magkano nyo gusto ibenta. So, makikita nyo yung mga nagbebenta dito selling 200 wax, 12.50. So, pwede kayong pumunta rito sa website na to called CoinGecko at makikita nyo dito kung magkano yung current price ng wax. So, as you can see guys, reload muna natin sa CoinGecko. Search lang natin dito yung WaxPi. So, type nyo lang dyan is WaxPi at mapupunta na kayo dito at makikita nyo yung current price ni wax into pesos. Kailangan nyo lang iset dito para maging pesos yung makikita nyo dahil nakaset dito guys is USDT sa default. So, hanapin nyo lang yung Philippine Peso, ayun. And then, magiging Philippine Peso na yung nandito. Okay, so 12.88 yung price ni Wax at binibenta dito sa Real Deal Guild sa 13 pesos. Okay, so kayo na lang mag-set guys kung magkano yung gusto nyo sa current price ni Wax. So, pwede siyang tumaas or pwede siyang bumaba. So, pag-type nyo lang dito, wait nyo lang na may mag-DM sa inyo na gustong bumili. Or you can check Alien Worlds Buy Zone at pwede kayong mag-PM dito ng mga bumibili ng Wax. Okay? So, you can also sell your TLM here kaso masyadong mababa
makikita nyo guys, masyadong mababa yung bili nila ng TLM. So, I suggest converting it to wax first before selling it here in the Discord server. Okay, so for example, this guy, si Mr. D, buying wax, DM lang natin siya, message natin. Okay, si Helen Z. Gordon Satoru. Okay, so shoutout sa inyo guys kung sino man yung nandito. So, makikita nyo dito, buying wax, 12 pesos each. Okay, so para makita nyo kung legit ba sila talagang buyer, you can check the vouch area. Pwede kayo mag-check dito. Makikita nyo, may bumili sa akin ng wax kanina. Legit boss. Okay, yan guys. Kung hindi kayo sure na legit yung pagbebenta nyo guys, you can message me or other moderator or mother BB troops dito sa Discord server or RDG pillars para mag-midman sa inyo guys. Kasi lahat yun guys is legit yung mga yan. Okay? So, yun lang guys yung first way. So, yun yung unang way guys. Recap lang ng konti. So, makikita nyo is kinonvert natin yung TLM natin into wax using Alcor.exchange and then ibebenta natin yung wax natin sa mga tao sa Real Deal Guild para makabili sila ng tools and everything. So, pwede rin natin ibili ng tools yung sarili nating wax pag na-convert natin yung TLM natin pero nasa sa inyo yun kung gusto niyo na ibenta or kung gusto niyo ibili ng tools. So, don't worry guys, moderator at midman ako sa Discord server na yun. Kaya kung wala kayong tiwala sa buyer at pinagsasend kayo ng TLM first, sabihin nyo lang sa akin kung online ako is pwede ko kayo midman or madami din namang legit na buyer doon. Kailangan nyo lang tumingin sa vouch area ng channel. So anyways guys, tuturo ko naman sa inyo yung second part. So ngayon naman guys, is ituturo ko sa inyo yung second way ng pag-cash out ng TLM. So medyo marami yung requirements dito guys. So unang-una is kailangan mo ng minimum of 100 TLM. Next naman is kailangan mo ng BNB token on your MetaMask wallet para sa gas fees. And number 3 is kailangan mo ng Binance account. And number 4 is kailangan mo ma-verify yung Binance account mo. And number 5 is kailangan mo ng GCash or bank account or Paymaya dahil doon isa-send yung pera na pagbebentahan ng TLM mo. Okay, so yun yung mga requirements guys. So let's get into my computer para maipakita ko sa inyo kung paano naman yung proseso. Okay guys, so andito na naman tayo ulit sa aking PC at ito yung second way. Unang po na is punta tayo sa teleport.alienworlds.io. Okay, so gagawin natin dito is kailangan natin mag-login using our Wax Wallet. So, na-detect na agad yung Wax Wallet ko guys pagka-login ko. So, makikita nyo, andito na yung TLM ko, 215. Ngayon guys, is kailangan natin mag-login sa ating MetaMask. So, kailangan natin guys ng MetaMask Wallet. Okay? So, para magka-MetaMask Wallet tayo guys, is just a browser extension pag naka-PC kayo. So, makikita nyo, pwede tayo mag-login dito. Okay, wait lang. Login lang ako sa aking MetaMask account. At, ito na yung MetaMask account natin. Okay, makikita nyo, may TLM na dito. So, para magkaroon kayo ng MetaMask account, kailangan nyo lang i-search sa Google, MetaMask. Okay, so lalabas na yan, and MetaMask.io, at click download now. At click nyo lang for Chrome, iOS, or Android. So, for Chrome tayo, install MetaMask for Chrome, at makikita nyo, mapunta tayo sa Chrome Web Store, at makikita nyo dito is download MetaMask. Ako, remove from Chrome kasi nga, may MetaMask wallet na ako. After nun, guys, is kailangan lang natin gumawa ng account. So, basic na basic lang yung paggawa ng account dito. Common sense lang, guys. Okay, so may seed phrase kayo na makukuha, guys. Make sure na i-save nyo yung seed phrase nyo para ma-recover nyo yung account nyo. Okay? So, the next step is, guys, dahil nasa MetaMask na tayo, kailangan natin i-add yung network ng Binance Smart Chain. Kasi, guys, pag nasa default, nasa Ethereum mainnet tayo. Okay? Pag nag-login tayo dyan, guys, makikita nyo Ethereum nung nakalagay dito. Kasi yung MetaMask natin is nasa Ethereum mainnet. Pag sinwitch natin yan sa Binance Smart Chain, makikita nyo, mag-iiba yung logo niya, naging Binance logo. Okay? So, dapat nasa Binance Smart Chain tayo, guys, kasi mababa lang yung fees dito kumpara sa Ethereum mainnet. So, wala pa kayong Binance Smart Chain guys na nakalagay na network dito, kaya ganito nyo siya i-add. Okay, so una guys is punta kayo sa account nyo. Now, next is settings. Ngayon is punta kayo sa network and then punta kayo sa add network. Okay? Pag nag-add network kayo guys, ito yung fi-fill upan nyo. Okay? Ngayon yung ilalagay nyo dito, ito yung ilalagay nyo guys. Gayahin nyo lang to. Kopyahin nyo lang siya. Okay? So, pause nyo na lang guys kung kailangan nyo kopyahin. Okay? So, I will also leave this guys in the description para ika-copy-paste nyo na lang. Okay? So, ganun siya guys. Ngayon is meron na tayong Binance Smart Chain. Okay? So, check nyo lang mabuti guys kung tama ba yung tinatype nyo. Okay? Baka mamaya mali guys is mawala yung TLM nyo pag tinransfer nyo at sisisihin nyo pa ako. Okay, so next guys is kailangan natin ng BNB. Okay, tuturo ko mamaya kung paano kayo makakapagkuha ng BNB pero kailangan nyo nga to guys sa inyong account. Okay, dahil ito yung magiging gas fee natin.
Okay, so next na ituturo ko muna guys is paano nyo mailalagay yung TLM into your MetaMask. Okay, so una guys, sa pindutin natin is click transfer. Okay, ngayon guys, ang minimum is 100. So pag tinype lang natin dyan is 50, pag in-approve natin yan is hindi pwede. Tignan nyo guys ha, maglalabas lang yan, tapos mag-error lang. Okay, wait lang natin guys, check lang natin to, CAPTCHA, crosswalks, verify, approve. Okay, so makikita nyo, assertion failure with message, transfer is below minimum of 100 TLM. So kailangan natin is 100 TLM guys. Okay, so ngayon transfer tayo ng 100 TLM, click natin is approve. So check lang ulit natin yung CAPTCHA guys. At kung makikita nyo, success, first stage complete, please wait for the transfer to be approved before claiming. Okay, so makikita nyo guys, mababawasan yung TLM natin mamaya-maya pag nireload natin. Pag pumunta tayo sa dashboard guys, okay, makikita nyo, pending na yung TLM natin. So wait lang natin siya guys at magkakaroon ng claim button dito. Wait lang natin yon at mapupunta na rito yung TLM natin. Ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo mailalagay yung TLM token into your MetaMask. Okay, ngayon guys, pumunta lang kayo sa add token and then custom token and i-add nyo lang yung token contract address. Okay guys, para makuha nyo yung contract address ni TLM, kailangan nyo lang pumunta dito sa coinmarketcap.com at search nyo lang yung TLM or Alien Worlds. At makikita nyo rito, contracts, click nyo lang yung more at makikita nyo yung Binance Smart Chain contract. So copy address nyo lang yan, punta kayo sa MetaMask. Okay, so balik tayo sa add token, tapos custom token and add contract address. Okay, tokens has already been added kasi andito na siya guys sa token ko. Okay, so pag ni-remove natin yan, pwede natin alisin yung token na to guys. So makikita nyo guys, pag nilagay na natin yung token contract address, dahil nga inalis ko na yung TLM sa aking MetaMask muna, makikita nyo lalabas na yung token symbol and yung decimal precision. Click lang natin is next and makakita nyo add tokens na. So balik naman tayo dito ngayon sa teleport.alienworlds.io at makikita natin is meron ng claim button yung TLM natin guys. So click lang natin is claim. At makikita nyo is magkakalabas na yung MetaMask dito. So, kailangan nyo nga ng gas fee ng BNB. So, makikita nyo guys, yung total na gas fee is 0.001278 BNB. So, ito yung gas fee guys. Okay, so kailangan natin ng BNB bago mo nyo maklaim yung TLM nyo para malipat dito sa MetaMask. So, click lang natin is confirm. So, reload lang natin to guys. Okay, login ulit. OxCloud Wallet, login ulit natin dito. At punta tayo sa dashboard. So makikita nyo guys, nung nireload natin itong eteleport.alienworlds is naging stake tokens na, hindi na claim. Dahil nandito na yan sa ating MetaMask. Makikita nyo, meron na akong 100 TLM. Okay, ngayon guys is kailangan na natin siya i-transfer into Binance. Okay, so ngayon guys is pupunta naman tayo dito sa Binance.com. Okay, so ngayon guys, ang kailangan nyo gawin kung wala pa yung Binance account is to register an account and verify nyo lang yon. So, common sense lang yun guys. Mag-fill up lang kayo. Magsasubmit lang kayo ng ID nyo. Easy as that. So, dapat is ma-verify yung account nyo guys bago nyo magamit yung full extent ng Binance. Okay? So, ngayon guys, punta lang tayo sa wallet, fiat, and spot. Okay? So, ngayon guys, ang gagawin natin is i-deposit na natin yung TLM sa ating Binance account. So, punta tayo sa fiat and spot guys and then deposit at piliin lang natin is crypto. Okay, huwag tayo sa fiat. So ngayon guys, dito tayo sa crypto. Ngayon, ang pipiliin natin guys is TLM. Okay, so makikita nyo, TLM Alien Worlds. So yun yung pipiliin nyo sa coin. Okay, so dito naman guys, ang pipiliin nyo guys is BSC or BEP20. Okay, so dahil ito yung token ng BSC or Binance Smart Chain. So ito yung deposit ko guys. So okay, so may sarili-sarili tayong deposit address. So dito kayo magde-deposit ng TLM nyo. Okay, so mag-deposit tayo, copy address natin, balik tayo sa ating MetaMask wallet, and then click natin is send. Okay, so paste natin dito yung address, and piliin natin yung asset is TLM. Okay, GCash mobile number natin is ito, at makikita nyo, ito yung amount na aantayin natin sa ating GCash. So, ganun lang guys, wait lang natin ma-receive. So, pwede tayo makipag-chat dito sa ating buyer. So, hello sir. Hello sir. Please send screenshot of the receipt. Okay. So, antayin lang natin na isend niya yung screenshot, yung receipt na sined na nasa GCash natin, yung amount na 3,108.76. Okay. So, GCash number please daw. So, type lang natin GCash natin.
Okay, so sinend lang natin yung GCash account number natin, guys, and send lang natin yung name natin ng GCash natin, guys. Okay. At wait lang natin na isend sa ating GCash account yung amount na pinagbentahan ng 3,108.76. Okay. So, antayin lang natin. So, makikita nyo, sending na po. Okay. So, makikita natin, guys, nag-vibrate na yung phone ko. So, mag-send na lang ako ng screenshot dito na text nung GCash na naisend na natin. Okay, payment sent po. Thanks. So, check mo lang natin yung account natin sa phone bago natin i-confirm release. Okay. So, make sure, guys, na na-receive nyo na sa inyong phone yung ano, guys, ah. Okay. So, check ko lang dito sa aking phone. Okay. So, na-receive ko na, guys, yung GCash. So, makikita nyo yung screenshot dito. Ilalagay ko dyan yung screenshot ng text message ng GCash and confirm release na natin. Okay. So, I confirm that I received the payment. Confirm release. At, so, syempre, may magsasend na code sa phone verification natin. Okay. So, phone verification, send code. So, after nun, guys, is marireceive na nung buyer yung USDT sa kanya at nareceive na natin sa GCash yung pera natin. Okay? So, ganun lang siya, guys. Makita nyo, TLM is naging cash na. So, yung 100 TLM natin is nabenta na natin ng 3,108 pesos. Okay, so ganun lang siya, guys. Quick recap lang tayo. Sa second part is, kailangan natin i-teleport yung TLM natin into Binance Smart Chain. Kasi, guys, nasa WAX blockchain pa yung TLM natin as of now pag minimina natin siya. So, ita-teleport natin siya into Binance Smart Chain at kailangan natin ng BNB for gas fee para maklaim natin yung TLM natin at mapunta sa MetaMask wallet. Ngayon, pag asa MetaMask na, is i-deposit na natin siya sa Binance. Pag nasa Binance na siya, pupunta lang tayo sa TLM/USDT pairing para ibenta yung TLM natin into USDT or yung stablecoin na USDT. Ngayon, yung USDT na yon, guys, is ibebenta natin sa P2P function ng Binance at dun na natin makukuha yung pera natin. So, medyo mahaba, guys, pero I think it's worth it kung maraming TLM yung ibebenta nyo. Kasi, guys, yung unang part is, I think, way lang yon para makabenta kayo ng TLM kahit wala pang 100 yung TLM nyo, guys, para makapag-reinvest kayo sa tools and everything. So, kung meron kayong question, guys, comment lang kayo sa baba. Sana hindi i-disable ni YouTube yung comment section tulad ng ginawa niya sa last video ko. Kaya, comment lang kayo sa baba kung meron kayong tanong or meron kayong hindi naiintindihan. Or better yet, you can join Real Deal Guild Discord server. Link is in the description dahil doon is maraming pwedeng sumagot ng mga katanungan nyo. From starting Alien Worlds up to cashing out your earnings. So, ayun lang, guys. Maraming salamat. Once again, I'm Austin Gabriel Diaz. See you on the next video. So, yun lang, guys. Bye!